What's up guys? Welcome muli sa aking channel, Cruel Tax and Accounting Tutorial. At naghanda na naman ako ng isang pampatulog para sa inyo. Isa na namang topic sa income taxation ang pag-uusapan natin. Kaya sa lahat ng may insomnia yan, panoorin mo ang video na to. Kidding aside, ito na yung kaduktong ng introduction to individual income taxation. Ang pag-uusapan natin dito ngayon is yung mga self-employed taxpayers. Kaya kung handa ka nang matuto, let's go! Okay, selection natin ngayon, pag-uusapan natin ay yung mga self-employed individual taxpayers. Sa madaling salita, yung mga negosyante o yung mga sole proprietors. Pagkatapos ng video na to, hopefully, kaya mo na mag-compute ng income tax ng isang self-employed taxpayer. Specifically, ito yung mga pag-uusapan natin. First one, definition of self-employed individual taxpayer. Yung legal definition according to our tax code. Next is yung classification of self-employed individuals. Next is yung taxability of self-employed individuals. I-discuss din natin yung regular income taxation, yung special income taxation, yung 8%, at nakapaloob na rin dito yung mga illustrations natin. Sa huli, yung BIR form or forms na ginagamit ng isang self-employed individual taxpayer sa pagbabayad at pagpa-file ng kanyang income tax return at ng kanyang iba pang taxes. At bago ulit tayo magsimula, share ko lang ulit itong isang inspirational quote from Winston Churchill. Sabi niya, "The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty." Sabi nga dun sa isang narinig kong webinar 1 week ago, sabi niya, sa nangyayari sa atin ngayon, no? Sabi niya, yung pinag-uusapan kasi tungkol sa risk. Risk means two things. First, it could mean danger or opportunity. Diba? So, let us find the opportunity to do something, to create something, lalo na ngayon sa panahon natin. Okay, so dito na tayo sa taxation of self-employed individuals. Maraming taxpayer ang self-employed. Sa paligid natin, marami tayong nakikita niyan. Gaya ng mga water filling stations, salons, yung mga paggawaan ng motor or ng kotse, gasoline stations, etc. Basta ang isang negosyo ay sole proprietorship at ito ay registered sa BIR, kasali yan dito sa pag-uusapan natin. Pero sino nga ba yung mga tinatawag nating self-employed? So, sagutin natin yan. According to Revenue Regulation Number 8-2018, sa kanyang definition of terms, letter N, define ang self-employed. A sole proprietor or an independent contractor who reports income earned from self-employment. Sa madaling salita nga, isang negosyante. Tuloy pa natin. He or she controls who she or he works for, how the work is done, and when it is done. Kasi nga, siya yung boss. It includes those hired under a contract of service or job order o yung mga JO. And ito gusto kong pansinin mo. Professionals whose income is derived purely from the practice of profession and not under an employer-employee relationship. So maliwanag na kasama sa definition ng self-employed yung mga professionals. Kaya i-define din kung ano yung isang or kung sino yung isang professional. Sabi dito, a person formally certified by a professional body belonging to a specific profession by virtue of having completed a required examination. Sample, yung mga may licensure examinations or board exams. Doctors, lawyers, CPAs, teachers. Yan yung mga example ng mga professional na tinutukoy dito sa first part ng definition. Tuloy natin, or course of studies and or practice
whose competence can usually be measured against an established set of standards. Ang tanong ngayon, yun lang ba yung kasama sa mga professionals? Sinagot din. It also refers to a person who engages in some art or sport for money. So, hindi lang limitado dun sa mga may PRC license. Nakalagay din dito, art or sport for money. Pag-engage sila sa ganyan. As a means of livelihood rather than as a hobby. Kasi nga, pinag-usapan natin is income tax. So, pasok sila sa self-employed. It includes but is not limited to doctors, ayan na nga, lawyers, engineers, architects, CPAs, professional entertainers, o ayan na, artists, professional athletes, directors, producers, insurance agents, insurance adjusters, management and technical consultants, bookkeeping agents, and other recipients of professional, promotional, and talent fees. O, diba? So, yung mga artista kasama rin dito sa classification ng self-employed. Ngayong alam na natin ang definition ng isang self-employed taxpayer, kailangan naman nating i-distinguish ang isang self-employed taxpayer for taxation purposes into, number one, VAT taxpayer or VAT registered taxpayer, or non-VAT or non-VAT registered taxpayer. Tanong, sino ba yung VAT registered? Or mas magandang tanong, sino ba yung dapat VAT registered or VATable? So, define natin yan. Ito yon, any person or entity who in the course of his trade or business sells, barters, exchanges, leases goods or properties, and renders services subject to VAT. Tuloy natin. Ito na. Whose aggregate amount of actual gross sales or receipts exceed 3 million pesos. So, yan ang isang VAT or VATable tax payer. Sabi dito, kapag daw ang actual gross sales, benta, or receipts exceed 3 million in a given taxable year, dapat yan ay VAT registered taxpayer. Okay? E paano naman yung non-VAT? Ito yon. Persons who are not VAT registered. Oh, so yun yung unang ano, ha? Pag hindi ka VAT registered, non-VAT ka. Tuloy pa natin. Who sells goods? Uy, kamukha nung kanina. Properties or services? Ito na. Whose annual gross sales or receipts do not exceed 3 million pesos. So, kung ang kanyang benta o yung nakolekta niya, sabi, hindi lumampas ng 3 million, saktong 3 million or less than 3 million, non-VAT registered. Pero yung kanina, ang sabi, pag lumagpas ng 3 million, VATable. So, yun yung threshold. 3 million, less than 3 million, or more than 10 mil, more than 3 million, VATable. Pag equal to or less than 3 million ang gross sales or receipts, non-VAT. Okay. Ganito kasi yan eh. Ang isang taxpayer o isang negosyante required yan mag-register sa BIR. At pag magre-register sa BIR ang isang negosyante o yung isang self-employed, sa simula pa lang actually, meron na siyang choice na mag-register as either VAT or non-VAT. Sinabi ko ha, pwede na siyang mag-register any of that kasi ganito yan. Halimbawa, yung isang negosyante, iniisip niya sa isang na pag nagsimula siyang negosyo, sa loob ng isang taon, ang ina-expect niya halimbawa na magiging benta niya is lalampas ng 3 million. O, pwede na siyang mag-register as VATable. Diba? Kung iniisip niya na magiging maganda yung takbo ng negosyo niya,
marami siya magiging sales, o mag-register na siya VAT. Or kung hindi naman niya iniisip na magiging malaki yung benta niya sa mga unang taon niya, or kahit sa halimbawa matagal iniisip niya less than 3 million or equal to 3 million lang aabuti ng kanyang sales, eh pwede siyang mag-register as non-VAT. Kumbaga, ito yung mas malalaking negosyo kaysa sa non-VAT. Nung na-introduce ang train law, nabago yung threshold. Hindi naman dating ano yan eh. Hindi naman more than 3 million, hindi naman equal or less than to 3 million. Iba yung threshold. Pero sa ngayon, ang threshold na natin para i-classify ang isang taxpayer into VAT or non-VAT is yan nga. Ulitin ko, if the actual gross sales or receipts exceed 3 million, VATable. If equal to or less than 3 million, non-VAT. Ngayon, kwento lang ng konti. What if nag-register ka as non-VAT nung simula ng negosyo mo? Pero sa naging takbo nung negosyo, maraming naging benta. Nag-click yung business. At yung gross sales or yung actual sales ay lumagpas ng 3 million. Nasa kalagitnaan pa lang halimbawa ng taon, lagpas ng 3 million yung kanyang sales. Paano yung mangyayari doon? Ito yung masaklap na part doon. Pag nag-register ka as VAT, tapos kalagitnaan ng taon, least lumampas ka na sa 3 million, mapipilitan ka na mag-register as VAT mula dun sa period na yun. Halimbawa, June o sa July, dapat mag-register ka na or naka-register ka na as VATable. O, yun ang implication niya. Baliktarin natin ang sitwasyon. Paano naman kung nag-register ka as VAT nung simula? Kaso, ang naging problema, hindi masyadong naging maganda yung benta. Lumipas na yung isang taon, ang sales mo pa rin is less than 3 million. O paano gagawin doon? Pwede bang automatically ba magiging non-VAT taxpayer ka? Ang sagot, hindi yun ganon. Okay? Hindi siya ganon. Okay? Yung tungkol sa VAT, mag-uusapan natin yan sa ibang lecture pa natin para mas maintindihan nyo. Basta sa ngayon, isipin nyo muna yung mga threshold natin na yan. So, alam na natin kung sino yung VAT at sino yung non-VAT. So, dito naman tayo sa taxability ng isang self-employed taxpayer. So, mahalaga na classify natin siya as VAT or non-VAT. Ngayon, kapag income tax ang pag-uusapan, ano nga ba? Magkano nga ba ang dapat bayaran ng isang VAT registered taxpayer? Okay, so ito yun. Ang isang VAT registered taxpayer ay subject sa regular income tax, particularly subject to graduated rates under Section 24 of the Tax Code as amended. So, nakita mo, graduated rates. Ibig sabihin yan, habang tumataas yung taxable income or yung income ng isang self-employed taxpayer, tumataas din yung rates ng income tax. Ibig sabihin, tumataas ang babayaran. So, ganun yun. Mamaya, pakita ko sa inyo yung graduated rates na yan. Yun namang isang non-VAT taxpayer ay medyo sinuwerte dahil sa train law na nagpasimula ang effectivity noong 2018 pa. Pinigyan ng pabor ang isang non-VAT registered taxpayer. Ano yun? Dahil sa kanyang income tax, meron siyang option. Dalawa. Ito yon, pwedeng regular income tax kagaya nung sa isang VAT registered taxpayer, o kaya naman i-avail niya yung 8% special tax rate, which is a tax based on gross sales or receipts and other non-operating income in excess of 250,000. So, manin sila 8% special income tax rate. So, may option na ganyan. Ang tanong, makakatipid ba? Kaya,
8% ang ginamit o mas matibid pa pag regular income tax. So mamaya makikita natin yan. Okay, so basically yung batas natin, binigyan ng luwag itong mga non-VAT registered taxpayers sa pamamagitan ng pagbibigay ng option na maitax yung kanilang income based on 8% special income tax rate. So, i-summarize natin yung sinabi natin na yan. Ang isang self-employed individual ay pwedeng mag-register as non-VAT or VAT. Okay? At ang isang non-VAT taxpayer, may option niya na yung kanyang income tax ay masubject sa regular income taxation or masubject sa 8% special income taxation. Pero ang isang VAT registered taxpayer ay walang option. Siya ay masasubject sa regular income tax lang. Okay, so wala siya ng option na 8%. Okay, so bago tayo magpatuloy sa pag-compute ng income tax, introduce ka lang muna yung tinatawag na business tax. Ang isa kasing negosyante, hindi lang naman income tax ang binabayaran niya. Nagbabayad rin niya ng business tax. At magkaiba yung binabayaran na business tax ng isang VAT registered taxpayer as compared to a non-VAT registered taxpayer. Ang isang VAT registered taxpayer, ang binabayaran niyan na business tax, ang tawag doon ay value added tax or VAT, which is 12% of gross sales or receipts. So, pwede nyo basahin niya sa section 106A, 107A, 108A ng ating tax code. So, 12%. Ito yung makikita mo. Limbawa, kumain ka ng Jollibee, may nakadagdag doon na 12%. O kaya bumili ka ng debit, mapapansin mo, may nakadagdag doon na 12%. So, yun yung value added tax. That is a business tax. On the other hand, ang isang non-VAT registered taxpayer ay hindi nagbabayad ng VAT. Pero, dapat magbayad ng tinatawag na other percentage tax or percentage tax. Na generally, ito ay 3% of gross sales or gross receipts. So, nakita mo ha, 3% pag non-VAT. Pag value add, pag VAT or VAT registered taxpayer, 12%. So, doon pala makita mo na malaki yung pagkakaiba nila. Yung VAT na yan, pag-uusapan natin yan sa ibang lecture natin. Yung other percentage tax, pwede mong basahin yan sa section 116 to 127 of the tax code. Pero para mas maliwanag, sa ibang mga lecture pa natin, pag-uusapan natin yung tungkol sa other percentage tax. So sa ngayon, isipin mo muna, aside from income tax, ay may babayaran pang business tax ang isang self-employed taxpayer. Okay, so paano ba compute-in ang income tax na dapat bayaran ng isang taxpayer or self-employed individual? So, dun tayo muna sa regular income taxation. Para makompute ang income tax under the regular income tax scheme, ito yung formula natin. Ang kailangan mong unang information is yung kanyang gross sales o kaya gross receipts. Uulitin ko lang, pag gross sales, merchandising ang business, gebenta. Pag receipts, service yung business niya. So, hanapin mo lang yon or i-compute mo lang yon. Less allowable deductions. Yung allowable deductions, kaya ganyan ang tawag niyan. Eh, kasi nga, sa batas natin, hindi lahat ng expenses ay pwede mo i-deduct. Merong mga rules dyan. Kaya tinawag siyang allowable deductions na pwedeng itemize or OSD. Pag sinabing OSD, optional standard deduction. So, mamaya pakita natin kung paano kumpitin yan. Pero generally, sinabing itemize, ito yung lahat ng ginastos mo na nakarecord doon sa iyong libro or nakafile yung mga resibo, invoices, etc. So, yan yun, itemize expenses. Pag kasi wala kang masyadong itemize expenses o wala kang masyadong mga nakukuhang resibo or invoices sa iyong mga binibili or binabayaran, mas mainam siguro na gumamit ka ng
optional standard deduction. So ito ay option ni taxpayer. Okay? So gross sales or receipts less allowable deductions will arrive at the net taxable income. At itong taxable income natin, okay, siya tinawag na taxable, ito yung papatawan ng tax, ano? Under the regular income tax scheme, yan ay papatawan ng mula 0% to 35% income tax. Okay, eh bakit sir 0 to 35? Gaya na sinabi ko kanina, tumataas ang iyong rate, ang rate of income tax mo habang tumataas yung iyong taxable income. Mamaya pakita ko sa inyo yan. Mayroon kasi yung schedule. And then, pag na-multiply mo na, you will have your income tax or income tax due. Okay, so gaya ng nabanggit ko kanina, sa pag-compute ng income tax under the regular income tax scheme, kailangan natin ng schedule. Ito na yon. Tawag doon, the graduated income tax table. So, inuha lang natin yung nakalagay sa train law. Itong table na to, diba sabi ko kanina, magre-range from 0 to 35% ang dapat mong bayarang income tax. Itong table na to ay naging effective noong January 1, 2018 at magiging effective hanggang December 31, 2022. At pagkari nun, mababago ng konti ito. Mas tiliit ng konti. Okay, so lahat yon nandun, approved sa train law. Okay, so discuss ko lang ng konti kung paano gamitin itong table na to. So dito, sa part na to, lagay dito, range of taxable income. Pwede kasing ang taxable income mo ay maliit or malaki or sobrang laki, di ba? Okay, tapos dito kung paano computein yung tax due. Okay, so turo ko lang ng konti. Limbawa, itong first line na mayroong amount. Sabi dito, kapag ang iyong taxable income is not over 250,000, ang basic amount of tax na dapat mong bayaran ay wala. At wala ka ring babayarang, basta wala kang babayarang income tax pag ang iyong income ay or taxable income ay hindi lumagpas ng 250,000. Totally walang babayarang tax. So yan yung isa sa naging epekto ng train law. Dati kasi hindi naman ganyan yan. Okay, o isa pa para mas maintindihan, halimbawa dito tayo sa pangalawang line. Kapag ang iyong taxable income ay over 250,000 pero not over 400,000, nasa range lang ng more than 250 to 400,000, ang sabi, ang basic amount of tax na babayaran mo ay wala. Okay? Walang basic amount. Kapag lampas 250 but not over 400,000. So, walang basic amount of tax. Pero, ang sabi dito sa dulo, of excess over 250,000. Pag merong sobra sa 250,000, i-charge yun ng 20% income tax. So, konting example lang. Halimbawa, 300,000 yung taxable income. So, 300,000 less 250,000. Yung 50,000 na difference, itatax yun ng 20%. This is the additional rate of the excess over this amount, 250,000. Okay? Kasi nga, di ba? Pag 250, wala pang tax yun. Tama? Pero lahat ng sobra, meron na yon. Pero, yung range na to hanggang 400,000 lang. Pero pag ang iyong taxable income ay lumagpas na ng 400,000 pero hindi naman lagpas ng 800,000 hanggang 800, meron ka ng basic amount na 30,000 at pwera doon may babayaran ka pang 25%. Saan? Sa lahat ng excess over
400,000. Halimbawa, 450,000 yung iyong taxable income. So, dahil lampas ka na ng 400, may automatic ka ng 30,000. Pero yung sobra pang 50,000 na yon, kailangan pa yung i-multiply sa 25% at idadagdag yon sa 30,000. O, diba? Lumalaki yung tax na babayaran mo kapag dumataas ang taxable income. So, ganun din yung gagawin mo dito, dito, tsaka dito. So, sa panghuli, try natin ito panghuli. Kapag yung taxable income ay more than or over 8 million, ito na yung pinaka ano eh, huling line sa table. Not over, so wala na nilagay. Ulitin ko, kapag more than 8 million ang iyong taxable income, may automatic tax na yan or income tax na yan, 2,410,000. At lahat ng sobra sa 8 million ay i-charge pa ng 35% at idadagdag yun sa 2,400,000. So, ganyan dapat gamitin. O, yan ang paraan kung paano gamitin yung income tax table na yan. So, kung mapapansin mo sa ating graduated income tax table, ito ay pumapabor sa mga low income earners. Kasi nga, pag mas maliit ang iyong taxable income, mas maliit ang dapat mong bayaran tax. At pag naman mas malaki ang iyong taxable income, mas lumalaki yung dapat mong bayaran tax kasi nga tumataas yung ating rates. So, tawag dito progressive taxation. Okay, so apply natin yung formula na tinuro kanina sa pag-compute ng income tax ng isang non-VAT taxpayer. So, ito yung problem natin. Ito yung mga requirements. Compute the income tax due in each of the following cases. Case 1, regular income tax at ang gagamitin ay itemized deduction. Case 2, regular income tax pa rin pero ang gagamitin as deduction is yung optional standard deduction. So, basahin muna natin yung problem. Mr. Roberto Sauco started his business on January 1, 2018 as non-VAT registered car seat cover maker. The results of operation is presented below. Ang kanyang gross receipts for the whole year was 2,500,000. Cost of service, 600,000. Expenses, 500,000. So, paano natin kukumpitin ang income tax or magkano ang income tax nito? So, dun tayo sa case 1. Sa case 1, ang gagawin mo, di meron tayong gross receipts na 2,500,000 at dahil ang ating gagamitin method of deduction is yung itemized deduction, yung ating total itemized deduction is equal to 1,100,000. Paano yun? Yun yung cost of service na 600,000 kanina tsaka yung expenses na 500,000. So, 2,500,000 less 1,100,000. Ang ating taxable income is 1,400,000. At gamit yung ating graduated tax table, ang kanyang tax due ay ganito. On the first 800,000, kung pabalikan mo yung table, makikita mo doon na meron na agad yung automatic income tax na 130,000. At para doon sa excess over 800,000, i-multiply pa natin yun sa 30% equivalent to 180,000. Kaya ang ating total income tax due ay 310,000. Okay, so kung malabo pa, i-demo natin kung paano na-compute yung taxable income na yan. So, ito yung ating income tax table. Tapos, ito yung data natin. Yung gross receipts, 2,500,000. Cost of service, 600,000. And expenses, 500,000. So, dito, nulit ko, ang ginagamit natin is regular income tax plus, ang gamit pa natin is itemized
deduction. Okay? So, pag sinabi nating itemized deduction, ito yung tinutukoy nun. Yung 600,000 and 500,000, assuming itong lahat ng ito ay properly receipted or may mga supporting evidences na binayaran talaga natin. Okay, so 600 tsaka 500 is 1,100,000. So, ang gawin natin, kumpitin natin yung taxable income. Barihohin lang natin mga font. Okay. Yan. So, para makompute natin ang ating taxable income, simple lang yan. Okay. So, taxable income is equal to the yung 2,500,000 less the itemized deduction, yung 600,000 tsaka yung 500,000. Kaya nag-arrive tayo dun sa ating taxable income na 1,400,000. Okay? So, yun yun. Kaya siya na-compute na 1,400,000. Ngayon, ang kasunod na tanong is, paano na-compute yung tax due? Okay, so, ganito yan. So, ang basehan natin is 1,400,000. So, hanapin natin dito sa ating income tax table kung saan natin makikita yung 1,400,000. So, range. Ang pinag-uusapan dito, range. Saan pumasok yung 1,400,000? Okay. So, definitely, ang 1,400,000 ay nasa pagitan ng 800,000 at 2 million. Tama? So, nasa pagitan siya nito. So, ang gagamitin nating line para makompute ang ating income tax due ay itong line na to. So, gamitin natin. Sabi, kapag ikaw ay more than 800,000, meron ka na agad 130,000 na basic amount of tax. So, kaya nakuha yung 130,000. So, kung gagamitin natin table, kitang-kita agad natin na meron siyang dapat bayaran na 130,000 agad. Okay, pero hindi lang 'yon. Sabi, kapag ikaw ay lampas ng 800,000, aside from 130,000, ay may babayaran ka pang 30% on the excess over 800,000. So, meron pa tayong tax on excess. So, magkano yun? Magkano ba yung excess in the first place? The 1,400,000 less 800. So, lagay natin sa ating formula yun. 1,400,000 less 800,000. Tama yung sobra yung nakuha natin eh. Saan daw yung multiply? Sa 30%. So, times 0.3, 30%. Kaya nakuha yung 180,000. Okay. Kaya ang total income tax due natin is 310,000. Okay. Okay, nasundan ba natin yun? So, ang ating total income tax due ay 310,000. Okay? That is using regular income tax and itemized deduction. So, balik tayo sa ating slides. So, ito na yun. 130,000 tsaka 180,000. Total of 310,000. Okay, bago natin gumitin yung case 2, di ba kanina nabanggit ko, ang isang self-employed taxpayer ay may binabayaran din niyang additional tax pwera sa income tax. Yun nga yung business tax. So, i-compute na rin natin yung business tax nitong taxpayer natin. Okay, dahil siya ay isang non-VAT taxpayer, ay subject yan generally sa other percentage tax under section 116 of the tax code. At para makompute yun, kailangan natin is yung gross receipts, 2.5, tsaka yung percentage tax rates na 3%. So, 2.5 times 3%, that's 75,000. Ngayon, itong 75,000 na ito, ito ay additional tax. Dagdag pa dun sa
income tax kanina na 310,000. So masasama to sa cash outflow ng taxpayer. At actually, ito ay binabayaran on a quarterly basis. In-annualize lang muna natin ngayon para mas madali ninyong maintindihan. Pero sa kasunod na video nito, magkukumpute tayo doon ng quarterly. At kung mapapansin mo, ang basis ng percentage tax or ng business tax ng isang non-VAT taxpayer ay gross receipts or gross sales. Dahil doon, kahit na si taxpayer ay mag-report pa ng net loss in a quarter, halimbawa, ay magbabayad pa rin siya ng percentage tax. Kasi nga, hindi naman sa taxable income for income tax purposes nakabase yung percentage tax. Nakabase ito sa gross receipts. Okay? Okay, so sana maliwanag sa atin yon. Ngayon, punta tayo ng case 2. Sa case 2, ang ginamit is optional standard deduction pero under regular income taxation pa rin yan. So kapag ganyan, ang kailangan mo is yung gross receipts, 2.5 yun, 2,500. At dahil hindi natin gagamitin yung itemized deduction na nakapresent, dahil siguro marami, wala tayong masyadong resibo or evidences ng ating mga expenses, binigyan naman ng option si taxpayer na mamili or piliin yung optional standard deduction equivalent to 40% of gross receipts or gross sales. Kaya 2,500, ito yun, times 40% ang ating standard deduction ay 1 million. Okay? Itong 1 million na to, ito na yung kapalit ng cost of service kanina tsaka yung expenses. So you can check that yung provision na to under section 34L or of our tax code. So 2,500 minus 1 million, that's 1,500,000. Yan yung ating taxable income. Mas malaki to ng konti dun sa kanina na 1,400,000. At pag ginamit natin yung ating graduated income tax table, na makukompute nating income tax ay 340,000. Okay, demo natin kung paano na-compute yung 340,000. So, kanina, sa case 1, ito yung ginamit natin na pag-compute. Ginamit natin yung itemized expenses na 600,000 tsaka 500,000. Pero sa problem kasi natin, dahil ang gamit na natin is OSD. So, hindi na natin kailangan yung cost of service tsaka yung expenses. So, i-delete natin yan. Kasi nga, papalitan na yung mga expenses na yon ng OSD na 40% of gross receipt. So, kumpitin natin ng 40%. So, 40% daw ng gross receipt. Ang gross receipt natin na ito, 2,500,000 times 0.4. So, that's 1 million. Kaya, ang ating magiging taxable income ay 2,500 less 1 million. Oops. Okay, kung nga dito, less. Okay, so taxable income is 1,500,000. Okay, so gabitin ulit natin yung table para makompute yung tax due ng 1,500,000. Tanggalin ko muna to. Okay, so ang 1,500,000, nahanapin mo na saan siya pasok, yung range niya. So, nandito siya sa pagitan ng 800,000 and 2 million. Kagaya nung kanina. So, kagaya nung kanina, kapag nasa pagitan ka nitong dalawa na to, meron ka ng basic amount ng income tax na dapat bayaran. So, that's 130,000. So, ilalagay ko na the basic amount of tax is 130,000. Pero, ang sabi din, lahat ng excess over 800,000 ay papatawan ng 30% income tax. So, lahat ng sobra sa 800. So, gawin natin 1,500,000 minus 800,000. I-multiply natin sa, sabi sa table natin, 30%. So, that's 210,000. So, 130 plus 210, that's 340,000.
1,000. So yun yung computation ng ating income tax due. Okay, so balik tayo rito. Itong optional standard deduction, ang tawag nga sa kanya is option. Ibig sabihin, kailangan piliin ito ni taxpayer kasi by default, iyon nga ang itemized deduction. Kaya lang, the option to use 40% OSD must be signified in the first quarter income tax return. Okay? Ibig sabihin, sa una pa lang na ITR mo for the taxable year, kailangan mag-decide ka na kung ang gagamitin mo ba ay itemized or optional standard deduction. Sa kasunod na video, papakita ko sa inyo kung paano piliin yung option na yon sa ating tax return. Okay, at pagka pinili mo na 40% sa first quarter pa lang, hindi mo na pwedeng baguhin yung sa second, third, and fourth. Kailangan panindigan mo na OSD ka for the whole taxable year. Ganun din naman pag itemize ka na for the whole year. Okay, compute na rin natin yung business tax under case 2. So, non-VAT siya. So, other percentage tax pa rin tayo. At pareho lang siya ng computation. So, 75,000 din. Meaning, whether the taxpayer opted to use OSD or yun nga kanina, itemize, the taxpayer is still required to file and pay percentage tax. So, ang pagbabayad ng business tax, hindi yan nakadepende sa option ni taxpayer sa kanyang income tax return na OSD o kaya itemized. Kahit alin pa piliin niya doon, it will not affect yung computation ng percentage tax. Kumpara naman natin yung mga binayarang taxes under regular income taxation kapag ang gagamitin ay itemized deduction at OSD. Okay, in terms of income tax due, naging mas malaki yung binayarang income tax due nung ginamit ang optional standard deduction. Anyway, gagamitin lang naman ito kapag yung wala talaga tayong evidences to support our expenses. O kaya naman, nung nag-compute ka nga, mas malaki pa yung OSD kaysa sa actual expenses mo. Okay, pero sa case natin, ang naging resulta is tumaas yung ating income tax due. Sa percentage tax naman, pareho lang na 75,000 kasi nga, ang basahan nito is yung cross receipt. In the end, mas malaki yung binayaran under optional standard deduction option. Okay, so doon naman tayo sa 8% special income tax. Ito yung option na binigay sa mga non-VAT registered taxpayers. Okay, so ito yung formula para makompute ang ating income tax due. So, kailangan mo rin yung gross sales or receipts less allowed deduction under section 24A2B of our tax code. So, kapag 8% income tax ang gamit mo, yung gross sales and receipts mo, babawas mo yung 250,000. Automatic yun pag ang pinili mo is 8%. Kasi nga, di ba, pag 250,000, walang tax yun, kaya ibawas natin. At makukuha mo na yung iyong taxable income. So, mapapansin mo sa computation na to, hindi ikinoconsider yung mga expenses. Okay? So, pag nakuha mo na yung taxable income mo, pag naibawas mo na yung 250,000, mumultiply mo lang sa 8% and yun na yung iyong income tax due. Okay, ito ay mga paalala tungkol sa 8% tax rate option. Okay. First, the taxpayer must signify his intention to avail of the 8% tax rate in the first quarter percentage tax return and or income tax return. Okay, gaya ng sabi ko kasi yung income tax tsaka yung percentage tax, ipinafile yon at binabayaran on a quarterly basis. So, sa quarter 1 pa lang, dapat
ipakita na or piliin na ni taxpayer yung kanyang intention to avail the 8% tax rate. Sa kasunod na video, papakita ko kung paano piliin yun sa ITR tsaka sa percentage tax. Okay? Kasi pag hindi inilagay ni taxpayer yung option na to, ibig sabihin, regular income tax ang ina-avail niya at hindi niya ina-avail yung option na 8%. Next, kapag nakapili ka na kung 8% ba o regular income tax, irrevocable na yon. Hindi pwedeng papalit-palit sa bawat quarter. So, papanindigan kung ano yung pinili, kung RIT or 8%, papanindigan yun sa buong taxable year. Next, the option to be taxed at 8% income tax rate is not available to a VAT registered taxpayer. Okay? Kasi nga, di ba, sabi natin kanina, RIT automatic ang VAT registered taxpayer. And the option to be taxed at 8% income tax rate is not available to a taxpayer subject to other percentage tax under Title 4 or 5 of the Tax Code as amended, except those subject under Section 116 of the same title. So, kanina yung pinakita ko, Section 116 to 127, doon nakapasok yung mga provisions tungkol sa percentage tax. Ang sabi dito, ang pinupunto dito, ang pwede lang mag-avail ng 8% income tax rate or special income tax rate ay yun lang pinabanggit doon sa Section 116 ng ating tax code. The rest, kasi meron pang 117, 118, 119 na mga section dyan sa tax code natin, yung mga yon hindi na qualified mag-avail ng 8% income tax. Next, the option to be taxed at 8% is not available to a partner of a general professional partnership by virtue of their distributive share from the JPP. Okay, so yung isang partner nakareceive ng share niya sa GPP, so wala ring option yan to avail of the 8% special income tax rate. Next, the tax due computed using 8% shall be in lieu, kapalit, of the graduated rates of income tax and the percentage tax under Section 116 of the Tax Code. Ibig sabihin lang nito, patiliin natin ha, kapag pinili ng isang taxpayer yung 8% option, yun na yun. Hindi na siya magbabayad ng percentage tax. Yun na yung babayaran niya to cover income tax and percentage tax. Yun na yung kapalit. O diba, hindi ka na magpa-file? Ay, hindi. Hindi ka na magbabayad ng percentage tax. Okay, pero magpa-file ka pa rin. Pero zero ang babayaran mo. Yun ang ibig sabihin na. Okay? Number 7, ito pa yung isang benefit ng isang mag-a-avail ng 8% option. The financial statements is not required to be attached in filing the final income tax return. So, pag si taxpayer na pumili ng 8% option, hindi na siya kailangan mag-prepare ng FS, magpa-audit ng FS para sa attachment niya sa kanyang ITR. So, hindi na required yon. Okay? Number 8, the taxable base is the gross sales or receipts and other non-operating income. Okay, problem solving ulit tayo. Non-VAT pa rin. Same data, same taxpayer. But this time, ang requirement, compute the income tax due assuming the taxpayer opted to use the 8% special income tax rate. Okay. Dahil may karapatan naman mag-avail tong taxpayer natin kasi nga non-VAT siya. So, ang computation ay ganito lang. Gross receipts less allowed deduction under the law, 250,000. And then, mo itong 250,000 na to dun sa graduated income tax table natin. Diba? Walang tax ito. Kaya, dapat lang na ibawas talaga
sa grocery receipts para ang maging taxable lang, taxable income lang is yung net of 250,000. So ang taxable income natin dito 2,250,000 multiply natin sa 8%, ating income tax due is 180,000. Okay, so ikumpara natin yung mula kanina, regular income tax using itemized deduction versus regular income tax using optional standard deduction at yung 8% special tax. Okay, so ito silang tatlo. In terms of income tax due, pinakamalaki yung ginamitan ng OSD, pinakamaliit yung ginamitan ng 8% special income tax. In terms of percentage tax due, yung itemized deduction tsaka OSD pareho lang, pero pansinin mo, yung 8% special income taxation, wala ka nang babayarang percentage tax due, kaya ang total tax due or paid natin ay 180,000 lang. So sa sitwasyon na to, ang nanalo or ang pinakamaliit ang income tax, sa ngayon lang to ha, hindi natin sinasabing sa lahat ng pagkakataon ganito, ay yung gawin namita ng 8% special income tax rate. Okay, so ulit, pag-usapan natin yung filing of tax returns of self-employed individual, diba? Kung naalala mo, ang pina-file na tax nito, basically, is yung income tax at business tax. Okay, so anong mga forms ba ang dapat gamitin dyan? Okay, so, for quarterly compliance, ang mga kailangang i-file at bayaran ng isang self-employed taxpayer ay una yung quarterly income tax return, that's BIR form 1701Q. Ito yung mga due date, May 15, August 15, and November 15. Required din mag-file ng quarterly percentage tax return using BIR form 2551Q. Ang due date, 25 days after the end of each quarter. Para naman sa annual compliance or annual income tax return, ang gagamitin form ay pwedeng 1701A o kaya 1701 lang. Okay? At ang due date nito ay April 15 of the following year. So, halimbawa, 2019 yung i-report mo, ang deadline ng pagpapasa o pagpa-file ng annual ITR ay April 15, 2020. So, yun yung nakalagay sa schedule. Okay. Sa next video, papaliwanag ko kung kailan ba 1701A at kailan ba 1701 ang gagamitin ng isang self-employed taxpayer. Hi, welcome back. Kumusta naman? Meron ka bang natutunan? O nabitin ka ba sa pinag-usapan natin? Kasi marami pang kulang kung napansin mo, no? So, sa mga kasunod pang video, i-discuss pa natin yung mga BIR forms, sabi ko nga, na yung 1701A, yung 1701. Tapos kung paano yung piliin yung 8% dun sa ating income tax return at sa ating quarterly percentage tax return. Kaya abangan nyo pa yung mga kasunod nating video. Kung may natutunan ka sa video na ito, kindly hit subscribe and hit that notification bell para lagi kang updated. Supportahan nyo ang channel natin and see you again on the next one.